Okay, so what's up mga ka-John Rock Studio? So welcome back sa aking YouTube channel. Ayan. Meron naman tayong i-upload na video guys, isang patch. So kung sakaling ma-mute tayo guys dahil sa copyright, so PM nyo lang ako dito sa aking FB page at ipapasa ko sa inyo yung ating video, yung ating demo video. So yung ni-request sa atin ngayon guys is yung John Mayer patch. So yung napili kong kanta is yung Slow Dancing in the Burning Room. Ayan. So sa nag-request, maraming salamat. Pasensya na rin kung natagalan tong request na to guys ha. Kasi medyo alinlangan pa talaga gumawa nung ng mga ganitong patch John Mayer kasi. Alam nyo naman nakaano tayo. Nakaano kasi tayo guys, naka humbucker pickup. So mas maganda kasi yung sa mga single coil. Ayan, so maraming salamat sa nag-request at shoutout sa Elodie. Okay, so bago natin umpisahan, para doon sa may mga bagong MG300, lagi ko pong unang ginagawa is itong click natin yung mode. Tapos lagyan natin ito ng timpla. Ayan, so makikita nyo yung low, mid, high. Tapos yung ikot nyo itong select. Meron yung mga output na amp, stock front, yan, mamimili kayo. So yung sa akin po, ginagamit ko is yung Studio Direct dahil wala pa akong amp. So pagkatapos yung lagyan ng timpla, click lang yung save. Dito, pili-pili naman tayo ng paglalagay natin ng patch. So, pili kayo ng preset dito. Marami naman dyan mapaglalagyan. So, yung sa akin, balik na tayo sa 1A. Kasi napuno ko na, guys. So, yung una pala natin na patch na gagawin, guys, is yung clean tone na part na yung una, yung intro, guys, no? So, ito muna yung clean tone. Dito natin siya ilalagay sa 1A. Ayan. So, click natin yung edit. Punta muna tayo ng compressor. Gamit yung group module na right arrow. Okay, so, effect bypass. Compressor, wala. So, lipat tayo ng effects. So, naka-effect bypass din. Wala naman siyang logo. So, lipat tayo ng amplifier. Click natin yung group module na right arrow ulit. Ayan guys. So, ang ginamit ko dito para sa clean tone niya is class A15 na amp box. Ayan, class A15 box na amp. Alright, tapos yung gain niya. Ito guys, may gain to. Ayan. So, yung kanyang gain, siguro mga 10 o'clock pa guys, 10 o'clock. Tapos yung kanyang cut. Ayan, so mga 10 o'clock din yung kanyang cut. Parang mataas lang ng konti dun sa ano. Tumaas lang ng konti dun sa ano. Sa gain niya. Tapos yung kanyang level guys, mga 1 o'clock yan. Ayan, so click natin yung group module na right arrow. Lipat tayo ng ibang button. So ito naman yung kanyang bass tsaka treble guys. So yung bass, 12.1. So siguro mga 1 o'clock. Tapos yung treble niya is konti na lang para mag ano ito, 12 o'clock, half. So kunting ikot na lang, 12 o'clock na siya. Ayan. So yun lang, lipat tayo ng cabinet guys. So dito, ang ginamit natin ay yung blue 112 na cabinet. Ayan guys, oh. Blue 112. So hanapin nyo lang yan. Tapos yung ating dynamic, yung mic natin is dynamic SM57. Yung ating ginamit na mic dito.
At yung position guys, nasa unang-una siya. Sa una. So hindi ko na iikot. Kasi kita naman, nasa dulo siya sa kaliwa. So yan yung unang-una niyang ano, position. Yun, so Dynamic SM57 para sa mic. At Blue 112 para sa cabinet. So lipat na tayo guys na equalizer. God. Ayan, so hindi ko napansin to ha. So yung ating equalizer pala dito is pantay-pantay lang siguro to, no? Tingnan natin mabuti. So pantay lang naman siguro. Ito lang siguro yung base medyo bumaba ng konti. Ayan. So click natin yung group module ulit na right arrow. Lipat tayo ng noise reduction. Ayan, so dito guys, effect bypass, walang logo yung noise reduction. So wala tayong nilagay. So lipat tayo ng modulation, wala rin nilagay dyan, effect bypass din. Lipat tayo ng delay, wala rin ito guys, delay, kasi naka-effect bypass. So ang ginamit ko lang talaga dyan is reverb, kasi clean tone naman tayo guys, eh, no? Ayan. So dito, ang ginamit ko is spring reverb. So mapansin nyo, yung mix at decay, so yung mix, mababa lang ng konti sa kalahati yan. As yung decay, mas mababa ng konti. So kung mapansin nyo, mas mataas yung konti ng mix do sa decay, no? So tingnan nyo siya ng patagilid, dun yung makukuha yung timpla niyan. Yun, so yun lang. Ipa tayo ng pedal level. So itong pedal level, hatiin nyo lang to guys, eh, no? Nasa kalahati lang siya. So pang fix lang naman to ng volume. Ito, yung pa rin control natin sa volume is dito pa rin sa pedal niya. Yan ang kailangan natin, yung pedal, para makontrol natin yung volume. Ito, pang fix lang ng tunog kung malakas o mahina. Okay, so pagkatapos yan, click natin save. Ayan, maglagay lang tayo ng pangalan. Punta muna tayo dito sa unahan. Sa may E, so lagay natin ng John Mayer na lang guys. Para mabilis, gawin na lang nating ito. Ito lang guys, John. Ganyan na lang. Tapos, gawin natin tong blanco. So yung pang-ikot, paghanap ng letter guys, is yung select ha. So yung space is yung group module na right arrow. Ayan. So ilagay na lang natin ng 1. Kasi dalawang patch yung gagawin natin. Yung isang drive niya. Ayan. So opposite ito, lagyan natin ng puro space. Blanco, puro blanco. Ayan yung blanco niya. Ayan. Ang dami nito ah. Sorry guys, matagal lang tayo ng konti. Ayan. So blanco lang na lang gawin natin. Ayan. So dyan 1 na lang nilagay ko. Depende yan sa inyo kung anong gusto nyo ilagay guys na pangalan na. Tapos na, click natin save. Yon, so meron na tayong clean tone nung intro nung dance, slow dancing in the burning room ni John Mayer. So ito yung clean tone guys. So lipat tayo ng 1B. So dito ko nilagay yung distortion part, distortion ano, drive, yung drive distortion part. Yan. Sa inyo, ang ginawa ko kasi magkadikit lang no, para isang tapak lang mabilis ng makakalipat sa patch. So ginawa ko magkatabi lang sila. Yan, so click natin i-edit. Lipat muna tayo ng compressor ulit guys. Punta tayo ng compressor. Gamit yung group module na left arrow. Ayan, so dito, effect bypass. So wala tayong, walang logo. So wala tayong nilagay ng compressor dito. Ano? Lipat na tayo ng effects. Click natin yung group module na right arrow ulit. Ayan, so kung mapapansin nyo guys, ang ginamit natin ditong effects is crunch. Na analog, ayan no. Okay, dun sa level, kung mapapansin nyo, mababa lang siya. Sa tone, hindi nyo na kailangang ano to, timplahin. Kasi nakasagad yung tone niya. No? So nakasagad yung kanyang tone. Tapos yung gain niya guys is half. Kalahati yan. Ayan. So kalahati lang, hindi siya ganun katapang yung kanyang distortion. Ayan, so yun lang. Para sa crunch ng, sa effects, crunch ginamit natin. So click natin ulit yung group module na right arrow. Lipat tayo ng amplifier. Okay guys, dito naman ang ginawa ko ay hindi ako nagpalit ng amp guys. So ito pa rin yung ginamit ko na amp para hindi makat yung tunog siya pag maglilipat, hindi siya maputol. Okay, so yung gain, ayan, 10 o'clock. Tapos yung cut niya guys is tingin ko naka-zero to guys, no? Naka-zero, nakasagad sa zero yung cut. Ayan, so copy nyo na lang yan, screenshot nyo. Tapos yung level niya guys, mga 1 o'clock yan. Ayan. So click natin yung group module na right arrow ulit. Lipat tayo ng ibang button nito. Ayan. So yung bass tsaka treble. Yung bass naka 1 o'clock. Yung treble is naka 11 o'clock.
Ayan, so lipat tayo ng cabinet. Yung so dito guys, parang wala naman akong binago, no. So ito pa rin yung cabinet niya, naka Blue 112 katulad nung sa Clinton patch natin. Tapos yung mic niya is dynamic SM57 dynamic, at yung position ay andun sa unahan. Parehas lang guys. Ayan. So copy niyo lang. Lipat tayo ng equalizer guys, equalizer. So click natin yung group module na right arrow ulit. Ayun. So dito guys, nagbago na ako ng equalizer. Yung basehan ko naman dito, like ko pong sinasabi yun, yung dulo ng button, tinatapat ko doon sa mga guhit. Kung nakatapat ba siya o mataas, katulad nito, mataas ng konti doon sa guhit. Tapos ito, andun na sa padalawang guhit. Yan, si babaw lang. Pinapantay ko lang yung nibabaw niya para makuha ko yung tamang timpla ng equalizer natin guys. So yun, click natin group module na right arrow. Lipat tayo ng noise reduction. So dito guys, naglagay ako ng noise reduction kasi distortion ha. May drive, kaya medyo maingay yung gitara ko kasi. Ayan. So yun lang, huwag nyo lang tataksa yung threshold kung maglalagay kayo ng noise reduction. So lipat na tayo ng modulation. So dito, effect bypass, wala naman tayong nilagay dyan. Sa delay, wala rin tayong nilagay. So lipat tayo ng reverb ulit. Ayan, so dito, spring reverb pa rin guys. Yung ginamit natin, hindi na ako nagbago, no? Para parehas lang. At yung timpla niya guys, screenshot nyo lang yung copy nyo. Hindi ako sure kung parehas lang din siya nung kanina, no? So yun lang, copy nyo lang. Tapos lipat tayo ng, yun na, yung ating pedal level ulit. So half lang din yung ating pedal level. Okay? So pagkatapos nyan, click natin yung save. Mabilis lang yung ating video ngayon. Ayan, so pangalanan natin siya ng, ganun pa din. Ay, sorry guys, punta muna tayo sa unahan. Ayan, so dyan ito lang ilagay natin. So, depende yan sa inyo guys kung anong gusto nyo ipangalan. Ha. So, ito, pinapakita ko lang yung paano magpangalan dyan. Tapos gawin natin yung ano na. Tapos 2. Ayan. Okay, so, ang ginawa ko dito, sinorkat ko na lang. Pero mali ata spelling ko guys, so balik tayo. Ito pala yung O. Sorry. Tapos the H. Ayan. So, dito, dyan to na lang nilagay ko. Tapos, doon sa dyan. One. So, depende yan sa inyo guys kung anong pangalan gusto nyo ilagay dyan. So, pagkatapos niya, click natin yung save. Okay, so meron na tayong distortion na part. Yung pang solo niya na patch. So, dito sa 1A, ito yung kanyang clean tone. Tapos, 1B is yung kanyang pang solo part niya, yung distortion. Ayan. So, yun lang. At maraming salamat sa nag-request nitong patch na John Mayer. Doon sa ibang mga request guys, antay-antay lang kayo. Basta kaya lang nung ating MD300, gagawa ko po yun ng patch. So medyo marami din pong request sa akin, kaya abang-abang lang po, antay-antay lang po kayo doon sa patch. At gagawin ko rin po yan. Yun, so huwag nyo kalimutan guys, mag-subscribe sa channel ko para updated guys sa mga video pa na i-upload ko. So marami pa tayong i-upload, basta kaya lang nung MD300 natin guys. So yun, thank you.